Dalawa lang naman eh. Mabilisan lang. Ay, talaga ba? G? G! Ay, good. Good morning, mga artistahin! Alright, mga kapitbahay, ituloy-tuloy na natin to. Dahil talaga namang nag-antay kayo, hindi na namin kayo bibitinin. Matutunghayan ninyo ang pagtatanghal ng numero unong live drama sa balat ng radyo sa Kamaynilaan at tinatangkilik sa buong mundo. You have a problem? No problem. Dito sa ating Sometimes When We Touch. Lucky Bibo sa umaga! Good morning, Kuya Macho Bibo. Uy. At Ate Makirena. Ako si Geraldine ng Paco, Manila, 34 years old. Damayan niyo sana ako at mga kapitbahay natin dito sa aking problema. In love kasi ako sa 17 anyos na kapatid. Ano? Tanali, 17? 17 anyos na kapatid ng ka-live-in ko. Siya, si Jake. Sa edad kasi na 17, ang tikas-tikas na ni Jake at ang gwapong-gwapo. Kaya hindi ako nagdalawang isip na mabighani sa kanya. Magkakasama lang kami halos dito sa bahay, pati nanay nila. Pero lagi kaming naiiwan madalas ni Jake dito sa loob ng bahay, mare at pare. Kahapon, Maki Bibo, nakita ko siyang problemado. Tinanong ko kung ano ang problema niya. Ang sabi niya, hindi raw siya nakaisa sa girlfriend niya. Hindi na pagbigyan. Ayaw daw kasi ng girlfriend niya at laki, natatakot mabuntis. Kaya sa sandaling iyon, mare at pare, dahil kaming dalawa lang ang sa bahay na iwan, yung sarili ko ang ibinigay ko sa kanya. Ay! Inaya ko siya sa kwarto namin ng kuya niya. At doon sa loob ng kwarto, pinawi ko ang lungkot at problema ni Jake. Binigyan ko siya ng happiness na hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Si ate yan eh. Si ate yan eh. Baka si ate yan. Inamin ko sa binatang kapatid ng ka-live-in ko na matagal na akong in love sa kanya. Gusto ko hiwalayan ni Jake ang girlfriend niya at ako na ang magpapaligaya sa kanya araw-araw. Hindi pumayag si Jake at hindi daw pwedeng kami kasi ate lang ang turing niya sa akin. At hanggang doon lang. Broken-hearted ako, Maki Bibo. Damayan niyo sana ako. Ako si Geraldine. Ang atin niyo ng Paco, Manila. Pasok. Anong pagkakarinig ko? Ang katin niyo? Ang ati mo. Ang ati mo. Damayan natin ang ati mo. Si Geraldine sa pelikulang. Halika, si ate ang ligaya. Pasok, Mr. Peter. Ay, ayan. Sa wakas, nakaliko na din. Teka, anong oras na ba? Ako magtatanghalian na pala. Teka, makapagbihis na nga at makapagluto. Ay. Ate. Ay. Ate Geraldine. Ay, Jake. Tapos ka na ba sa banyo? Ako naman maliligo sana eh. Ay, Jake, tapos na. Ay, teka. Bakit para atang malungkot ka, Jake? May problema ka ba? Wala ate. Wala ito. Sige na, maliligo na ako. Ay, naku. Ikaw pa ba? Sige na, sabihin mo na sa akin. Ano bang problema mo? Alam mo, ayaw ko itang nakikitang malungkot. Ano bang problema, ha? Eh, kasi ate, nag-away kami ng girlfriend ko eh. Ha? Ano bang pinag-awayan ninyo? Kagabi kasi ate, nakita kami. Naiwan kaming dalawa na lang sa sala ng bahay nila. O tapos? Naghalikan kami. Agoy. tapos? Pero, gusto ko maliban sana sa halikan na ginagawa namin eh. Mag-ano kami. Anong-ano? Alam mo na yun ate. Okay. Kaming dalawa lang kasi yung naiwan sa bahay nila kagabi. Oh. Nakapatong na sana ako sa kanya. Itong batang to. Nakapatong na sana ako sa kanya eh. Gusto ko may maganap sa amin kaso hindi siya pumayag eh. Huh? Ang tagal-tagal na namin. Kaya yun ang pinagmulan ng away namin. Ah. Kaya bad mood ako ngayon. Yun pala. Oo. Gusto mo ba? Ano po? Kako.
Gusto mo ba? Eh kung ayaw ng girlfriend mo, edi tayong dalawa lang ngayon sa bahay, edi... basta, gusto mo ba? Anong ibig mo sabihin, Ate Geraldine? Halika sa kwarto. Ha? Anong gagawin? Doon ko ipapaliwanag lahat sa'yo. Isang mabilis lang, dali. Halika. Oh, gusto mo pa ba? Ang ganda pala ng habang ginagawa ay may music, Ate. Ganda, favorite song ko yan. Top of the world. Top of the world looking down on creation. Kaya nga, Ate. Ate G, iba ka pala magbigay ng top of the world happiness. Ang sarap-sarap, Ate G. Uy, sandali lang, Jake. Uy, huwag ka magkukwento ha kay kuya mo. Opo. Sa nanay nyo, huwag ha. Alam mo, mahal kita, Jake. Noon pa man, may lihim na akong feeling sa'yo. Eh, sa edad mo kasi, ang pogi mo at lakas ng apil mo. Pero, paano na, Ate? Ano nang mangyayari sa atin? Eh di, kung pwede lang, makipag-break ka na sa girlfriend mo, Jake. Si Ate Geraldine mo ang bahala sa'yo. Kahit araw-araw, chichempo tayo. Eh, Ate, mahirap ata yung gusto mo mangyari. Ha? Kapatid ako ng kinakasama mo, tsaka 17 pa lang ako, Ate. Ha? Huwag naman sana. Ayoko po. Jake naman? Ako ngang bahala. Huwag mo akong biguin. Jake, mahal kita. Mahal kita. Tama na! Uulit ka na! Tama na yan! Ayun. Ikat mo na yan, Derek. Si Ate! Wala. Nakatunga nga yung production natin, Mare. Nakatunga nga. Abang na abang. Oh, sa pelikula lang si Ate. Top of the world. Ang ligaya. Ano? Sa top of the world. Na-late pa to sa sobrang ano, Mare? Sobrang nga nga. Oo, na-late pa yung taga-up natin. Diyos ko ah. Si Geraldine ay broken-hearted po ngayon, mga kapitbahay. Si Ate Geraldine dahil matapos magbigay si Ate ng ligaya. Iniwan? Nga nga. Nga nga. Lot-lot si Mare. Grabe naman yan. 34 si Geraldine. At 17 naman to. Nagbigay ng ligaya sa kapatid ng kinakasama niyang 17 pa lang. Grabe! Alalahanin mo, Geraldine, kaluluklok pa lang ng mga punong ano, mga official sa barangay. Punong kinauukulan. Oo, baka gusto mong mabarangay nang wala sa oras. Agad-agad. 17 anyos, Diyos ko ah. Wala pa sa legal age. Kaya nga, pinaliwanag mo. Bakit ba sa kwarto mo pa pinaliwanag ang lahat? Di ba pwedeng sa sala na lang kayo magpapaliwanagan dyan? Hindi kasi yung sala daw, nangyari na daw yung kahapon. Yun ang, ano, yun ang pinag-awayan ni Jake at ng girlfriend niya. Ano, na silang kagabi ang naiwan sa sala. Wala si mama, wala si papa. Tayo lang dalawa sa sala. Pumatong ako sa'yo pero ayaw mo. Grabe naman. Pumatong nga daw siya, di ba? Diyos ko Lord, 17 pa lang yan. O tinan mo, 17 pero ang dami ng alam na kamunduhan, ano? Alam, pumatong. Tong-tong-tong pumatong. Pumatong pa, no? Oo. Baka kaya ayaw pumatong sa sala kasi nga baka mabasag daw yung salamin. Ayan, matagal mo na rin, oo nga. Mabasag yung salamin sa sala. Magkakarak, Mare. Oo, bawal doon. Ay, naku, Geraldine, ikaw talaga. Oo, pinaano mo pa na gustong makipag-break yan sa girlfriend niya para... Ikuti ko singit mo, Mare. Broken hearted, sige. Walang problema, basta broken hearted, damayan natin yan. 0977-7915, damay na po tayo. Aba naman talaga, broken hearted ka pa, Geraldine. Siyempre! Ay, naku, girl, imbis ikaw ang magturo ng magandang asal sa nakababata sa'yo. Bakit ikaw tinuruan naman ah? Ibang tinuro eh, kamunduhan. Ikaw pa tong hangatak sa malaking kasalanan at pagkakamali, sabi ni Ian ng Cavite. Itinuro sa kanya ang good manners and top of the world. Kanda! Top of the line happiness. Diyos ko Lord. Grabe naman. Patawarin yan. Niyo po ang kumari kong si Geraldine. Hindi ba iitim yung tsorba mo niyan, Geraldine? Iitim pag gamit na gamit. Matindi, Mare. Mm-hmm. Oh, grabe talaga si Ate ang nagbibigay ng ligaya, no? Ah, matagal mo ka na kasi inkursyonado yan kasi sa edad na 17, yung utol lang kinakasama mo eh. Siguro pagka dumadaan yan sa harap mo o kaya kakasabay kami bet kumain bet dyan. Mo. Bet na bet! Kasi ang tikas ni ano Jake. At syempre, hindi mawawala ang aminan sa dulo. Mahal naku, kita, ayan Jake. Naman talaga, syempre. Kilala nyo na ang sometimes when we touch ang ating mga pamosong linya sa hulihan. Mahal kita! Mahal kita!
Mauuna ang tsurbahan bago ang aminan. Kaya ka na. Mahal kita, Jake. Sabi dito ni Pilo, si Pilo ng Cavite, Geraldine naman, hindi ka ba nag-iisip? May asawa ka na. Yan ay 17 anyos pa lamang. Gusto mo ba talagang mabarangay nang wala sa oras? Asa na yung posas ko? Mali ang ginawa mo, mas matanda ka. Dapat alam mo ang tama at mali. Hindi ikaw pa magtuturo ng mali. Tuktokan kita dyan eh. Yan, sabi ni Pilo. Ang ipayo mo sa kanya dahil si Jake ay hindi naka... Ano ba tawag doon? Hindi naka... Hindi niya, isa. Ayan, hindi natupad ang gusto niya mangyari nung sila ng girlfriend niya. Dapat iba sana yung ano, ibang il, ano mo sana yung matinong ano sana pagdamay ang ginawa mo kay Jake. Siya ang nag-grant ng wish. Nakakuha kasi ng tiyempo kasi kursunada mo yung tao. Kaya lang maling-mali, Mari, kasi yan ay kapatid na, ayan, isa pa, minor de edad, binata pa, di ba? Ininfluensya mo ng malaswa. Ano ba nangyari sa'yo? Tinuruan ko lang naman ng tamang pag... Chorba, sabi ni Geraldine. Dapat ikaw dapat ang ilagay sa balota, diyan ka na lang. Pero Geraldine, mali talaga. Mare, alam mo naman yan, tama at mali, alam mo yun. Gusto mo pa talagang masolo yan, gusto mo pa makipag-break sa girlfriend niya yan at araw-araw, ikaw na ang umako ng ano ha, responsibilidad sa pagbibigay ng ayudang happiness diyan kay Jake na yan. At ito pa, ang kapal ng mukha mo, Geraldine. Ikaw pa may gana magsabi na broken-hearted ka, girl. Eh, ikaw na nga tong nakiki number 2. Diba? Mali na nga yung ginawa mo, tapos pahihiwalayin mo pa sila ng jowa niya. Hmm. Diba? Ay, paano yan? Oh? Wala. Pati eh. Oh, ang turing talaga sa'yo, ate. At hindi na pwedeng lumagpas pa doon, ano, kahit na may nangyari sa inyong dalawa. Ano. Siyempre, nagulat din yan sa mga, diba? Ikaw ba naman, bagong ligo ka, inaya mo sa loob ng kwarto. Amoy sabon pa yan, ha? Siyempre. Freshness overload pa, yes, sa buong katawan yan. Naku, si Batang Quiapo, nag-text. Ano sabi? Sabi ni Batang Quiapo, yung kemerut mo, ate, broken din ba? Dala-dalawa eh. Sa bagay, kababalaghan ngayon, kaya baka nasapian ka lang ng Makating kaluluwa. Eh, kailang anong tanong ni ano, Batang Quiapo? Yung kemerut mo ba, broken din? Ay, oo nga. Broken. Hindi, nakailang tahi na yan, keri na yan. Wasak na wasak, Maren. Nakailang tahiti na yan. Ayan, Mamari, ang pagdamay namin sa'yo. Hindi kami kumporme sa mga pinagagawa mo sa buhay. Tigilan mo, ha? Tigilan mo yan, Mare. Mm-hmm. Hindi nakaka-fresh. Hindi kami natutuwa at hindi pwede naming talagang ikaw ay pwede kaming sumang-ayon sa'yo. Hindi kami pwedeng sumang-ayon hindi sa mga... Hindi kami konsentidor dito, Mare. Ayan. Ito na, alamin natin ang pinagdadaanan at damayan natin si Clang Clang ng Malabon. You have a problem? No problem. Dito sa ating... Sometimes, when we touch. Agoy! Mare at pare, nag-overnight swimming po kami ng mga tropa ko at mga kasama ko ring nag-volunteer kahapon na magbantay sa presinto. Nag-overnight swimming kami sa isang resort sa Bulacan kagabi lang. Pagtapos ng duty namin sa presinto, nakita-kita na kami para mag-swimming. Eh lahat sila may jowang kasama, ako lang yung nganga. Medyo imbyerno ako kaya naghanap ako ng aura sa ibang cottage. Ilan lang namang cottage ang may mga effect na fest pero may naispata naman akong aura. Bagets pa, kaya naghintay ako ng tiyempo. Eh nakasabay ko siyang mag-yossi sa may malapit sa CR. Mga apat na cottage rin ang pagitan mula sa cottage namin. Dahil alam na alam mo talaga. Siyempre binilang. Binilang. Dahil may lakas na ako ng loob mula sa alak na nasa jug na ininom namin kaya ng patago. Pala. Uy, liquor ban kahapon na, nakapag-inom pa kayo ha. Nagpakilala ko sa kanya. At ayun nga, nakilala ko si Anthony at may nangyari. May nangyari agad sa aming Chorva Express. Agoy. Sa may CR. Pero pagkalabas namin ng CR, Makibibo, Rumble Express naman ang naganap. Bakit naman Rumble? Rumble Express. Bakit? Bakit? May jowa pala si Hala, Anthony. Yari kayo huli. Na stress po ang matres ko. Yun lamang po, sana madamayan niyo ako. Klang-klang na may bangas ang muka ng dampalit Malabon. Ladies and gentlemen, labis at ballpen, ito na ang pangalawang live drama na may pamagat na Chorva Express. Tomorrow, Mr. DJ, pakibilisan ang pag-chorva. Nasa na ba yung si Kuya kanina? Kita ko, ayun. Shhh! Ay, sabi na lang. Ayun, nag-yosi. Ay. Psst.
Kuya, pwedeng makisindi. Shhh! Ay! Binugahan pa ako sa mukha. Sure, sure! Thank you. Yan. Tropa mo yung kasama mo? Oo. Yung maingay dun sa pangalawang cottage. Oo, tropa ko yun. Bakit? Kayo pala yun? Kayo pala yun? Klang-klang nga pala. Ay! May amoy na. Anong pahala mo? Klang-klang. Hello. Anthony nga pala. At your service. Anthony at your service. Uy! Service? Service? Bikini man. Oo ba? Ay, happy to serve. Uy! Sandali lang kuya, huwag kang ganyan. Alam mo, hindi kita uurungan. Ay, ano? Tara! Tayong dalawa lang naman eh. Mabilisan lang! Ay! Talaga ba? G? G! Halika na! Charba Express! Moments later. Ay! Init! Pawis na pawis ako dun ah! O sige! Uy, salamat ha, Anthony ha. Teka muna, ako muna unang lalabas para hindi tayo mahalata, okay? Okay, ako muna. Ay. Daming pintuan ng cottage! CR! Pawis na pawis ka? Ay. Nasiyahan ka ba? Sa jowa ko, malandi ka? Ha? Ano sinasabi mo, bakla ka? Excuse me nga, tabi ka dyan! Kaloka to! Hoy, anong ginagawa niyo ni Anthony, ha? Ha? Nagmamaang-maang ka pa? Nasaan si Anthony? Aloy, nakakatakot naman! Anthony! Ay. Anthony! Lumabas ka dyan! Ay. Anthony, ikaw naman! Malandi kang babae ka! Aray ko, bakla kang halimaw ka! Kapal mukha mo, nanampal ka pa! Malit ko pala, jowa mo yung bagets na yon. Mukha kayo magtsahin! Bruha ka! Bruha ka talaga! Ano? Ikaw ang bruha sa pinaka-bruha! Ano? Kakalbuhin kita! Apo talaga! Apo ka talaga! Aray! Happy Halloween, mga kapitbahay. Ayan, from your Tito Inday. Ayan na, nakakatakot. Ayan kasi kaka-Chorba Express mo, klang-klang. Ayan, nabangasan ka tuloy. Yan tuloy, effortless ka na mag-costume. Oo nga. Wala na, hindi ka na pwede mag-costume ng Halloween kasi ayan, may bangas ka na. Grabe naman, oh. Keri na yan. Masyado ka talaga, oo. Landi mo kasi, girl, eh. Mula ulo hanggang talampakan, eh. Napakaano mo? At saka yung isa din, si Anthony, pumayag din, ha? Talaga, mabilisan talaga. Chorba si Anthony Express at talaga. Your service. Damayan natin. Dahil may bangas ang mukha ngayon. Ni Klang Klang. Okay, 0977-7915, mga kapitbahay. Sabi ni Bembol. Si Bembol Roque. Ng... Roque. Bembol Roque. Bembol. Ang sabi niya, mare, pare, yan po si Klang Klang, may talagang pagkakate. Oy. At ito naman si Anthony ay pa-service, pa-booking. Gawain niya na yan. At hindi mo masisisi kasi kita mo naman, di ba, may jowang bading. Ah. Oo nga. Kapag ka talaga may jowa kang bading, bantay sarado dapat talaga yan. Masyado kasi mong... malikot ang Anthony. Mm-hmm. Hindi ka masyado malaswa, girl. Mm. Sobra lang. Klang Klang. Ay, pag ganyan-ganyan ka pa eh, hindi mo malang inalamuna kung talagang ano... Eh, dinatnan sige eh. Sige na agad, mare. Dinatnan eh. Dinatnan ng ano? Kahiligan. Diyos ko po. Agoy, alakadiha. Klang-klang yan ang napapala kapag nakipag-agoy-agoy ka sa may jowa na. Siyempre, nababangasan. Sarap, no? Sarap, no? Gumawa ka pa ng eskandalo sa pagsuswimming nyo, malandi ka. Ayusin mo yung kalandian mo, sabi ni Len ng Cavite. Malinaw talaga. Wala nang kawala ang ginawa mo na isang kalandian talaga. So, ang tanong... Nasarapan ka ba sa kalandian mo? Oo naman. Nasarap? Masarap ba? Oo naman. Sabihin mo masarap. Masarap pero masakit yung bangas. Yan. Si Klang Klang na nagpa masarap kangkong. Lumandi. Oh. Ayan. Si Klang Klang na pagka, nagpak, ano? Nagpakangkong. Si Klang Klang. Eh, kung naman kasi may kasalanan pala. Nagpakaldag sa cottage, Maren. Hindi sa cottage, sa CR. Sa CR, o yun. Oo.
Ay, nako talaga naman, no. Eh, kung may kasalanan, Maring Klang-Klang. Eh, sana wag mo nang uulitin yan. Nako, kasi yan, nakakakuha ka ng gulo, eh. Diba, nakakaano ka ng away pag ganyan, eh. Oo, makalat ka. Hindi masyadong, ano, eh. Hindi kami conforme sa ginawa mong ganyan sa... Imbis na happy-happy kayo ng mga kaibigan mo. Celebrate kayo, oo, night swimming. Oo. Sana umuwi ka na lang kung ganyan-ganyan lang naman. Hindi na kita isasama sa susunod ng mag-night swimming tayo. Makalat ka, lulunurin na kita, nang gigigil ako sa'yo. Kaya siguro yung show ko yung naka-standby dyan sa swimming pool, eh. Papatulan mo. Oo, kahit sino, mare. Talaga ba? Ganyan ka katigang? Katigas. Ganyan ka talaga? Ganyan ba talaga kasiro, kabokya ang iyong happiness? At kahit sino na lang? Kaya nga. Na kung makakakuha ka hindi lang ng away, hindi lang ng gulo, kundi makakakuha ka rin ng sakit sa ginagawa mo. Diba? Buti nga, sakit lang sa katawan ang nakuha mo. Paano kung sakit? Sa chorba, pare. Oo, mamaga ang chorba mo. Sakit sa chorba. Baka po pinasukan ng insekto, kaya nangati. Nagpa-chorba. Diba? Pinasukan ng maligno yung chorba niya. Eh, hindi, yung jowa mo kang maligno. Ayan, si Klang-Klang ng malaban. Klang-Klang, mali. Tigilan mo. Last mo na yan. Last ha? Mo na yan, oy. Hindi na namin ikaw sa tsama. Oo. Ikaw talaga.